Hello guys, welcome to my vlog. Hello guys. Nandito po tayo sa Kumbugan Grace Gospel Church of Christ. At meron po silang ginagawa. Ito po si Coach Idang at si anguaps.com. Yeah. Siya po ang magdidemo sa atin kung paano gumawa ng flower pot na nauso ngayon. Yes, okay. Okay, I will give now the time. Paano ba yan ginagawa? Hello, Pastor. Magandang hapon sa iyo at sa lahat ng nanonood. Hello. Madali lang mo ito gagawin. Kumuha tayo ng cement. Dito. And then, ilalagay mo lang. Ganyan. And then, katapos? Balas. May sand. Siyempre, haluan ng balas, no? Like that. Okay. Pagkatapos? Pagkatapos, may water naman siya, guys. So, ihalo ayan, na lang water. Natin. Ayan. Halo. Hanggang sa magiging malapot na siya, guys, no? Malapot na. Pag feel mo na okay na siya, guys, ang gagawin mo, oh, ito, malapot na, guys. So, mga ilang minutes? Pakimix na lang siya ng 10 minutes. Ganun, 10 minutes. Siyempre, so, kanina pa ito na-mix. So, okay na, no? Okay. So, ang gagawin mo, next, kumuha ka ng brush. Okay, sorry. Ito pa ang brush. Brush. And then, brush. Ganun. And then, pagkatapos, siyempre, anong maging, gawin sa brush? Para maging makapal to, dagdagan mo. Ayan. Paano bang naging ganyan? Sandali lang, no? Ganito siya. Sa umpisa, kumuha ka ng tuyo na towel. Tuyo na kahit towel. Kahit anong klase. And then, ito siya. Ito, halimbawa, ito. Ito na siya, no? Wait. Ayan. Ito siya, halimbawa, ito na yon. Ilalagay mo dyan. Lagay. Oh. And then, pag basa na siya masyado, ilalagay mo na dito. So, ito na siya. Ito na siya. And then, papatuyuin mo siya. Hanggang bukas. 24 hours or yes, 12 hours? Kasi kung mainit sana kanina, guys, dapat tuyo na siya. Kaso umulan eh. Ang kasalanan nito ang ulan pala. Oh, yes. Yung talagang properly kung paano siya isusubsob sa simento. Cement. Oh, this one, oh. Nakita nyo ba itong gawa ni Ate Ninit? Ito talagang pinaka-expert. Ayan. Oh. Ayan. Kung baga sa Bisaya pa, hulum-hulum lang siya. Hulum-hulum. Hanggang sa basang-basa na siya. Ano ba ang ingredients niyan? Asimento at saka buhangin. So, ilang simento na ilalagay natin dyan? Apat na simento. Apat na... Balas! Dili, buhangin. Balas gani? Ano pa ang Tagalog? Balas, buhangin. I-mix natin yan. So, ngayon, i-mix yan siya. Lagyan ng water, and then yan na ha. Yan na siya. Tila. Tapos, ilalagay doon. Ayan na. Kung saan ang butas. Butasan mo. Oh, yes. Butasan talaga siya. Ayan na, oh. Tingnan nyo, guys. Ayan talaga yun. Yan, oh. So, pag... So, designan. Ibabakas yun ng 24 hours. 24. Okay yung pangyayon yung coaching. Ano ba? Ikaw, coach pa. Lagyan. So, ginagawan ng design niya, Tinuit? Oo, lalagyan ng design niya para nice pour. Ito po ang inisyal na paggawa ng flower pot. Yes. And then, papatutuyuin niya siya. For? How many hours? Depende. Kung maulan siya, 24. Pero pag hindi siya maulan, mga 8 hours lang. Dito. Ikot. Yan. Okay. So ngayon, kasi kahapon pa man 'to ginawa, ang gagawin is dadagdagan siya. Para maging makapal. At nang paglagay mo sa humus, hindi na siya masisira. Ayan pala. Magtatanim ka na ng bulaklak. Okay. You know? Ang ganda-ganda at ang galing-galing, 'di ba? Bulaklak
Wala pang pintura to. Paano na lang kung may pintura? Okay, sa next video, ang may pintura na siya. Pintura. So, just wait a moment at abangan. Hello, good afternoon, everyone! Welcome sa Crumbugan Grace Gospel Church, and this is our church. Sa labas ho ito. And then, ngayon, papasok na po tayo sa gate para makikita ninyo ang continuation ng aking ginawa noong nakaraang week na gumawa kami ng kaang. And then, ngayon, ang paglagay ng color. You know, this is color white. Okay. I repeat, color white. So, that is the first color. Yes, this is the first color bago mo siya lalagyan ng mga pang beauty na color. Ah, ganyan. Okay guys, sandali lang ha kasi masyadong mainit. So tatanggalin ko ang aking shade. Okay? Para makita nyo rin ang aking kagandahan. Okay guys, sabi kayo. Ito ang aking mga kasamahan ng mga women. Kung women ng Crumbugan, yes. This is Nyes. Hello? Ate Nyenet. And this is our president of the women's, Miss Eden Kometa. Okay. And this is Pastor Dong actually kasi kasama siya dito. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano maglalagay ng pintura na magiging yellow and mango yellow. Okay, this one guys, alam niyo kung bakit nagkaganon yan ng color? Kasi ganito po yun. Sa simula, lalagyan mo siya ng yellow color na dark. This one, oh. Ano ba yan? Latex or enamel? Okay. Ano dito? Latex. Sorry, guys. Water-based color. Water-based color. Ayan. So, ngayon, kukuha ka nito. Pastor Dong, can I borrow? Anong sa'yo? Kulay orange? Yellow. Orange ba? Ako yellow. Ito na lang muna, orange ha. Kaya ituturo ko sa inyo paano gagawin. So, ito siya. Isasaw-saw mo dito. Saw-saw mo. And then, ito. Ganon. Saw-saw mo, guys. Ganon. Siyempre, paikot. Para mapadali, guys, kailangan buhatin mo to. Para mapadali siya, buhatin. Color. Okay. Hanggang sa mauubos siya. Dito, paikot. Dapat kalahati lang ho, mga ma'am, mga sir, kay para sa gitna, meron din ibang color. So, kailangan dark talaga itong sa baba. Dark. Okay. Dark. Siyempre, ang mga women's ng Crumbugan is masisipag. Sa every week na ginagawa namin ito, dito namin naramdaman ang pagmamahalan sa isa't isa. Wow! Diba? Kasi pag walang ganito guys, hindi mo maramdaman na mahal ka ng kapwa. Wow! Kay iksuunan. So anong relate ng pintura sa pagmamahal? Siyempre kasi guys, kung wala kang pagmamahal sa ginagawa mo, pangit ang kinalalabasan ng iyong pagpintura. Ganyan. So kailangan lagyan ng pagmamahal. So ang sikreto niyan talaga ay pagmamahal. Pagmamahal. Oo. The word of the day is pagmamahal. So ngayon guys, okay na no? Pansin nyo, makapal na di ba? Pansin nyo? Okay, yeah. So ngayon, ang susunod natin gagawin, kumuha ka ng white color. Isasaw-saw mo ito sa white color. White. Latex rin. Latex. Water-based. And then ngayon, ito na siya. Ang white ay ilalagay mo. So anong nagiging color niya? Di ba guys? Bakit? Bakit nagkaiba? Okay lang. Okay lang. Oh yeah, okay naman. Ano problema? Sa first lang yan. Sa first kasi sa umpisa lang to. Pero maganda siya, di ba? Ano? Oh, maganda. Di ba maganda? Di ba? Ang ganda guys. Maganda. Ganda. Oh, maganda. Agree lang tayo niyan. Maganda. Di ba? Oh, tingnan nyo. Di ba nagka... Anong color ito, Pastor? From orange to flesh. From orange to fresh? Flesh. Flesh? Bakit flesh, Pastor? Light. Light niya na orange. Flesh. Di ba light? So, ito na siya, guys, no? Ang dali lang talaga gagawin to. So, kung hindi kayo busy sa inyong tahanan, pwede kayong bumili ng mga semento, mga buhangin, at nang makagawa kayo ng ganito at makatanim kayo ng maraming halaman. Kasi nakaka, you know, alam mo yung
nakakapagdabdag na ka. Nakakawala ng stress sa buhay. Pag-stress ka sa buhay nyo dahil sa mga problema, gumawa kayo ng kaang. Mawawala yan. Pwede yun, maligo kayo ng dagat. Kung stress kayo, di ba? Habang nag... Sa amin kahapon. Yes. Pipinta. Naligo kami. Yes. Wala ng stress. Okay. So guys, hindi talaga siya basta-basta guys. Kasi alam mo, nakakapawis siya ng marami. Hello guys! Remember, ito na po ang aking finished product. Diba orange yung kanina guys? Ito na siya guys. Tapos nilagay ko ng white, so ito na naging color. And then ngayon, ang pagkakaiba, bakit nagkaganito ito? Kasi gantong story. Bakit? Bakit? Gumawa ako ng design. Flower. Flower dito guys, kulay yellow. Pagkakita ng aking mga kasamahan, sinabihan ako ng, ano yan? Inapakan ba yun ng miming, ng daga? So, nahiya ako guys. Kaya, ano ginawa ko? Kinolor-color ko na lang at naging green. Light green? Light green. So, para lang daw ito sa gulay. Kasi naiiba siya sa lahat ng color. Pansin niyo mga color. Ako ho ang nag-color ito. Yan. At aking mga kasamahan rin. Siyempre. Of course! Not you, it's mine! Ano po ang iyong closing remarks sa paggawa nito? Ah, hello! Salamat sa inyong pag-watch ng aming asa. Pag-watch ninyo sa vlog ni Pastor na ako ang nagsasalita. Kasi siyempre ako ang bida. Bida ang saya. Kasi kung wala ako dito ngayon, tahimik lang itong lugar na to. Kaso dumating ako, that's why naging masigla ang... So, anong inspiration mo? Bakit mo ito ginawa? Inspiration ko talaga is meron akong hugot na pagmamahal para sa ating church. Yan. So, kung may pagmamahal tayo sa ating church, kailangan natin gumawa ng kaang. Kasi kung wala kang pagmamahal, hindi ka talaga magagawa. Sa Diyos. Yes. Sa Diyos at sa ating kapwa, sa lahat. Okay. So, salamat po. Next. Watch nyo na lang. Pupunta kami ng... Uraya with Pastor. Panoorin nyo ang aming vlog ni Pastor sa Uraya Peak. Bye!